Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating papurihan at pasalamatan ng Panginoong Diyos sa pagdiriwang natin ito ng banal na Eukaristiya. Ngayong itong linggo, sa karaniwang panahon, Linggo ng Salita ng Diyos. At mga kapatid, upang tayo magmarapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating pungamin at pagkasihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan at sa
lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Minupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Nasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, marilang langin, Diyos amang makapangyarihan sa laban. Panginoong Hesu Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero na Diyos, anak ng Ama, mabuhi sa Diyos, mabuhi sa Diyos, mabuhi sa Diyos sa kaitaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban. Upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Isaias. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea ng mga Hintil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilubig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghapalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng Salmo, Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ulitin po natin, Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man sa mga panganib kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at iyong patnubay niya ay mata mo. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordana, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y nagahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Tiwanag na taglay nito'y sa ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lili ng kamatayan. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Magandang hapon din po, Father. Ngayon po tayo ay nasa ikatatlong linggo sa karaniwang panahon. Ito rin po ay linggo ng salita ng Diyos. Sa pagkasimula ni Jesus ng kanyang buhay na hayag, sa kanyang pampublikong ministeryo, ay pinakikita sa ating mabuting balita ayon kay San Mateo ang simula ng katuparan ng hula ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. Ang pagbabalik-loob ng Israel sa Diyos ay nagsimula sa Galilea sa pangangaral ni Jesus. Ang pangangaral na ito ni Jesus
ay nagpatuloy sa pagsugo niya sa 11 alagad na ganap sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kaila ni Jesus bago siya umakyat sa langit. At doon ay pinahayag ni Jesus, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Sa simula ng ministeryo ni Jesus, na ilaw ng sanlibutan ay nariyan ang panawagan niya, "Pagisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos." Tumawag din si Jesus ng kanyang makasama at makikisa sa kanyang misyon. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga at nangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, gayon din ang pagpagaling sa mga tao sa kailang mga sakit at karamdaman. Sa panawagan ng pagisisi at pagtalikod sa kasalanan ay ang gawaing pag-aalis ng Diyos sa tao sa kadiliman ng kasalanan at kamatayan. Sa pangaral ni Jesus ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, ng pagmamahal ng Diyos sa lahat, ay ang pagkapahayag ng salita ng Diyos sa magitan ni Jesus, ang salita ng Diyos ng katawang tao. Ito ay ang ilaw na ang liwanag na ay tumanglaw at tumatanglaw sa lupaing nasa kadiliman upang makapamuhay sa kaliwanagan ng pagmamahal at kabutihang loob ng Diyos. Ang katotohanan ng ipinahayag ni Jesus ay patuloy na pinapahayag ng simbahan sa pangangaral nito ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa lahat ng tao, sa gabay at kapangyarihan ng Banal Espiritu. Sa pagisisi at pagtalikod sa kasalanan, na masasabing unang hakbang sa pagsunod kay Jesus, ang pagtawag ni Jesus sa mga unang alagad ay hindi paglalarawan ng pagtawag sa mga pari at relyeso o relyosa lamang, kundi ang pagtawag para sa bawat Kristiyano. Tayong lahat na tinatawag ng Diyos upang kanyang maging mga alagad ay marapat na magsisi at tumalikod sa kasalanan. Pinahayag ni Jesus ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Ito'y patuloy na pinapahayag ng simbahan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa lahat ng mga bansa. Patuloy ang pagibigay ng liwanag sa sangkatauhan na sa pamamagitan ng pagkatawang tao, pagkapakasakit, kamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo ay niligtas tayo ng Diyos. Nasa gitna natin ang ilaw na bibigay liwanag sa sanlibutan. Sa pagibigay sa atin ng Diyos ng liwanag, tinatanggap ba natin ang ilaw na si Jesus sa magbubukas natin ang ating buhay sa kanyang liwanag? Ito ang napakahalagang katanungan hinggil sa liwanag na dulot ng ilaw na si Jesus sa ating mga tao na tinatawag niya upang kanyang maging mga alagad. Nung tayo ay binyagan, tinanggap natin ang liwanag ni Kristo. Naroon ang panalangin sa pagbibigay ni Jesus ng kanyang liwanag at sa pataggap natin dito, na sa tulong ng ating mga magulang, mga ninong at ninang, ay mag-alab ito sa ating puso at diwa hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sa panatili natin sa pagliliwanag ng ating buhay kay Kristo, sa pagdiriwang natin ito ng linggo ng salita ng Diyos, tayo na tumanggap ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos ay marapat na magbigay ng ibayong pagpapahalaga at pagmamahal sa salita ng Diyos. Si Jesus ay lalo nating makikilala sa pagbabasa
pakikinig, pag-aaral, pagninilay at pagdarasal sa salita ng Diyos. At sa pagtanggap natin ito kay Jesus, ang salita ng Diyos ng katawang tao, ay tayo maging kaisa niya sa pagpapahayag ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa lahat. At sa ating pagbabasa, pakikinig, pag-aaral, pagninilay at pagdarasal sa salita ng Diyos, ito nawa ang magbunsod sa atin upang maging tagapagpahayag tayo ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa lahat ng bansa. Sa encyclical letter ni Papa Santo Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, ay pinahayag sa isa sa mga kabanata nito ang katotohanan ito. Those who are evangelized become evangelizers. Ang tumanggap ng mabuting balita ay dapat na maging tagapahayag ito. Narin ang hamon na tanggapin si Jesus at ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa magitan niya at ibahagi si Jesus at ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa ating kapwa. Sa magitan nito, ang liwanag ng ilaw na si Jesus na ating tinanggap ay magunsod sa atin na maging mga ilaw ng sanlibutan. Sa magitan ni Kristo at sa insersyon ng banal na Espiritu. Sa ating pong pakikisang ito, ngayong linggong ito, ng salita ng Diyos, hingin natin pong biyaya na tayo naway laging makapagbigay ng panahon. Babuksan ng ating isipan kalooban ng ating buong pagkatao sa palagiang pagpapahayag sa atin ng salita ng Diyos upang ang tayong sa diwa ng Evangelii Nuntiandi tayong tumanggap ng mabuting balita ay maging tagapagpahayag, tagapahagi ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos, ng pagmamahal at kabutihang loob ng Diyos sa lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon ngayon at pagpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ng libing, nanaog sa naroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanilang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pariripatukom sa mabuhay at matay ng tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng matay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan sa magitan ng Panginoong Jesus. Buong pagtitiwala at kababaang loob nating itutugon sa bawat panalangin, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa, mga obispo, ang kaparian, mga diakono, relihiyoso at relihiyosa, ay patuloy na gabayan ng banal na Espiritu sa kanilang gawain bilang tagapagtaguyod ng simbahan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang ating mga lingkod bayan ay makabahagi sa liwanag ng mabuting balita upang makapangalaga sa dignidad ng buhay at karapatang pantao para sa ating mga kababayan.
Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga may sakit, naghihikahos, nakakatanda, ulila at mga nagdadalamhati ay makadama ng makaamang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong nakikiramay sa kanilang kinasasadlakan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ay lumago ang pananampalataya at karunungan ng mga kabataan sa pamamagitan ng kanilang pagsasabuhay ng mabuting balita at pakikilahok sa mga gawain ng simbahan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ay pagpalain ang mga gawaing ekumeniko sa buong daigdig at maging daan ito para sa pagkakaisa ng lahat ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. O Diyos na aming Ama, dinggin po ninyo ang aming mga kahilingan sa magitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sinagandahang loob natin may alay mula sa lupa at bunga na aming pagawa, ang tinapay nito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sinagandahang loob natin may alay mula sa katas ng ubas at bunga na aming pagwangalak na ito para maging inumay bibigay niyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo, mga kapatid, at pagkahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga hantog. Ngayong ang pabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikay aming pasalamatan sa makita ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't pinabuti niyang siya ipanganak nang birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kabatayan, kami inagaw ng namatay mong anak sa pagkabuhay niya kami kanyang biduhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel ang kisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos, pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang na pahirito sa ngala ng Panginoon.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan taniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagunyi po natin misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Uspasin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan magdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng apostol, ni San Sebastian, ni San Francisco de Sales at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkukuri sa kararangal mo sa makita ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin mga kaliutos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amen.
sa langit. Yan kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyang kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghay ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalob mong sa aming pakikinabang sa iyong pagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming mayakarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay. Sa umagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa hubileo ng Archdiocese ng Lipa. Pasalamat po at parangal, handog namin amang banal sa ginintuan mong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa. Binhinghasik sa lupang mataba, kung kaya namunga ng sagana, Batanggenyo man di may pusong dumamay, agad na may kusa tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, natural na sa aming buhay, pamanapot aming yaman, kaloob ng may kapal. Opo, Panginoong mahal, yabang namin makatugon sa iyong yakag at paghamon na manalig, mamunga at yumabong. O Birhen ng Kaisasay, o Poong San Jose, ipanalangin niyo po kami. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagbalain po kayo na makapangyarihan at lagi mapagmahal natin Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sana at Espiritu Santo kaparanong